So itong Forever Rich, pagdating po sa soil requirements, hindi naman siya maarte. Pati sa pangalan, ano? Forever Rich, ibig sabihin, forever mayaman, di ba? Pinapaganda po niyan, yung flow of positive energy. Ito naman pong itong mga Forever Rich, paboritong-paboritong ipang-display sa bahay. Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel! And in today's video, mayroon na naman tayong pag-uusapang halaman. Ito ay walang iba, kundi ang mga Forever Rich. Yung Forever Rich na yan, nagtataka ako. Bakit lagi kong nakikita sa listahan ng mga lucky plants, ano? At meron ano nga ba dito sa Forever Rich? Dahil pinaniniwalaan na kapag meron daw po kayo nito, talaga namang suswertihin kayo. Pati sa pangalan, ano? Forever Rich. Ibig sabihin, forever mayaman, di ba? Nakakatuwa. Alamin natin kung ano nga ba yung mga paniniwala niya na. At talaga namang panuuri nyo po itong video natin. So, interesting yan. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. Mga ka-MDP, kanina nga po sa paglalakad natin dito sa ating garden, dahil kinukuha ko yung mga halaman natin at ilalagay ko dun sa ating bagong project, yan, tumambad sa akin itong aking napakagandang Forever Rich, at ako'y napaisip at ang daming paniniwala dito sa halaman na ito na ito'y makakapagbigay ng swerte, at talaga naman kapag may alaga daw kayo nito ay katumbas po niyan, good fortune. Ngayon, mayroon ako ditong limang paniniwala about dito sa tinatawag nating silver squirrel o yung Forever Rich. At tungkol ito sa swerteng maibibigay niya. Habang pinapakita ko sa inyo itong ating halaman, didiscuss natin yan. So ito na yung ating Forever Rich dito sa ating garden, ha. At maraming klase ng Forever Rich, eh. At talagang maraming variety siya na makikita nyo. Meron pa yan yung sobrang liliit. Yan, tapos talagang makikita nyo yung mga dako nila. Medyo mas malambot. So ito, pag-usapan natin yung mga paniniwala dito sa Forever Rich. Pero bago yan, sabihin ko muna sa inyo, padaanan natin yung care tips ng halamang ito. So itong Forever Rich po, hindi naman siya maarte. Gusto niya lang po, yan o, kahit na bulok na ipa. Yung iba, nilalagyan to ng sand or river sand, pumice. Pero this one, kasi napansin ko hindi siya ganun ka-arte pagdating sa lupa. Pagdating naman po sa sunlight, gusto lang po nito yung indirect bright na sunlight. Kasi pag nilagay nyo naman po ito sa masyadong mainit, yung dako naman niya, nagkakaproblema. Tapos, ang dilig dito, kailangan tuyo yung lupa. Kasi itong Forever Rich, talagang nag-store din niya ng tubig dun sa kanyang mga stem and even sa dahon. Kaya kung mag-overwater kayo dito, yan yung nagtutunaw din siya. Pero kung halimbawa nga, didiligan nyo lang siya, kapag halimbawa nga tuyo na yung lupa, talagang magta-tribe siya at gaganda. So, yan lang naman yung basic na pag-aalaga sa kanila. And ito hindi masyadong alagain kasi sobrang dami nito kapag talagang umusbong dito sa mga gilid-gilid. Ganyan eh. Ganyan nagkakaroon ng mga anak-anak. Yan. So, yan yung pag-aalaga ng Forever Rich. Pero pag-usapan natin, ano nga ba yung mga paniniwala at bakit tinawag itong swerte, no? Sa una nating paniniwala, sinasabi po na itong Forever Rich ay maswerte dahil po dun sa kanyang broad na leaves. So, yan. Kung halimbawa po mapapansin nyo yung leaves niya, kita nyo, medyo malapad siya, papalapad. Ang ibig sabihin po ng malapad na leaves ay pinapaganda po niyan yung flow of positive energy throughout sa ating mga interior o dun sa loob ng bahay natin, ano. At sinasabi po na itong Forever Rich, ini-eradicate niya yung negative energy. Tapos ang kahulugan din po nung kanyang malalapad na dahon, pinopromote po niyan yung health and prosperity sa ating bahay. Kaya kung may alaga po kayo nito, talagang maswerte daw po, dahil yung pasok sa inyo
nung positive energy ay maganda. So, kita nyo po yung kanyang mga dahon na lumalapad ng paganyan is talagang maswerte daw po. Yung pangalawa nating paniniwala is swerte ito dahil dun sa kanyang mga green na dahon. So, itong mga green na dahon, nagsisimbolo po yan ng renewal, fresh energy, and regenerations. Yung green din pong kulay nitong Forever Rich, sumisimbolo din po ng pamilya. At maganda daw po ito sa mga family members dahil nai-improve po yung samahan ng mga magkakasama sa bahay kapag meron kayo nito. So, ini-invite din po nito yung flexibility, yung ating compassion, at syempre yung harmony po dun sa members ng family mai-improve po kapag meron kayo nito sa inyong bahay. Sa atin naman pangatlong lucky beliefs, dahil po dun sa kanyang mga bilog-bilog na spot. Yan. Parang leopard. Kung makikita nyo po kasi, ito pong mga dahon ng Forever Rich, ayan, yung mga design niya is parang pabilog-bilog. Yan. And makikita nyo rin po, may mga varieties din na parang yung kulay ng kanyang dahon is silver. Tapos, bilog-bilog na silver, yun yung kanyang design. Dito po sa ating Forever Rich dito, light green yung background niya na parang silver. Tapos, kulay green naman po yung mga bilog-bilog niya. And dahil daw po dyan sa mga bilog-bilog na mga nakadesign sa dahon niya, sumisimbolo daw po yan ng preciseness, clarity, and syempre equality. So kung halimbawa daw po may alaga kayo nitong Forever Rich sa inyong bahay, continued energy daw po yung meaning niyan. At tuloy-tuloy po yung swerte na maibibigay sa inyo. Sinasabi po kasi na yung bilog, sumisimbolo po yan ng infinite na swerte. Sa pang-apat naman, dahil po dun sa kanyang mga bulb. Ayan. Ito po kasing Forever Rich, tumutubo siya through bulb. May mga bulb po yan na parang yung sa sibuyas. At halimbawa po, kapag tumubo po yan at nagbigay sa inyo ng panibagong halaman, yung pong pataas niyang tubo, yun daw po ay sumisimbolo ng growth and success. Kaya po napakaganda nitong Forever Rich dahil parang umaahon kayo mula dun sa lupa. Yan po yung kahulugan niyan. Kaya sinasabing sobrang successful nyo kapag mag-aalaga kayo ng Forever Rich. Tapos ini-enhance din daw po nito yung career. Tapos yung success, good health, and happy relationship. Yan po yung mga kahulugan kapag po talagang nag-alaga kayo nitong Forever Rich. Actually, kung halimbawa po na meron kayong mga bulb na tumubo na, hiwalay-hiwalay nyo na po. Kasi yan po yung isang paraan para ma-propagate nyo po ito at maparami itong mga Forever Rich. So, division po ng bulb. Halimbawa po, yung bulb nyo po may mga tumubo at naka-develop na naman ang panibagong halaman, pwede nyo na pong i-divide yung mga bulb niyan. Tapos po itanim nyo lang, tutubo na po yan. Sa huling-huli naman natin na kahulugan, kapag daw po namulaklak itong Forever Rich, sobrang swerte. Kasi po, once a year, kung halimbawa po nga healthy yung pag-aalaga nyo, at sobrang ganda po nung binibigay nyo sa kanyang pag-aalaga, itong pong Forever Rich, mamumulaklak. And ito pong flowers, sumisimbolo po ng powerful na energy, at syempre, ito ay lucky tools sa inyo para po mas mapaganda pa yung inyong buhay. Yung pong bulaklak nito, siguro insert ko na lang po dito yung picture ng mga bulaklak nito nga Forever Rich. Ang kulay po niyan is kulay white. And yung white daw po sumisimbolo ng purity and clarity. Yan. And ini-improve po nito yung energy flow sa ating bahay. At syempre, nakakapagbigay po ito ng joy, prosperity, and good luck. At dahil nga doon sa kanyang refreshing na kulay, talaga naman pong itong mga Forever Rich, paboritong-paboritong ipang-display sa bahay. Kasi po may maganda siyang parang ornamental values. Kapag halimbawa pong dinisplay nyo yan, magdadagdag din po na kagandahan doon sa inyong lugar. So ayan mga ka-MDP ha, napanood nyo na yung ating vlog about dito sa halamang Forever Rich. At talaga naman
Yan yung mga paniniwala na talaga na mga swerte itong halamang ito. Paalala po, ito yung mga paniniwala lamang at gabay sa inyo na maaari nyo pong paniwalaan or sundin. Pwede naman din pong hindi ano. Pero ang mahalaga po kasi dyan, eh sabi ko nga, kung hindi po tayo talaga magtatrabaho at magsisipag, baliwala rin po yung mga swerte-swerte natin ano, sa ating buhay. At ito po yung mga gabay lamang. Tulad nga po ng lagi nating paalala, eh magdasal po tayo sa Diyos. At siyempre, sabayan natin ang pagkilos. Magsumikap upang matupad yung pangarap. At the same time, para magtagumpay sa buhay. Ayan po mga ka-MDP, thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito. At kung wala pa kayong forever rich, ano, maaari kayong makabinito sa mga garden shop. Makikita nyo po yung halaman na yan. And thank you po mga ka-MDP sa lahat na nagla-like, nagsishare at nagko-comment. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, eh mag-subscribe na po kayo ha. Don't forget to hit the notification bell para laging updated sa aming latest uploads. At syempre po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, sa ating iba't ibang Facebook pages, search nyo lang po Hermes Now or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na po yan. Salamat ng maraming maraming mga ka-MDP. Hanggang sa muli, this is Hermes Now, nagsasabi sa inyo ng Happy Planting! Bye-bye!